God's grace is greater. Amen. Sabi ng iba, parang mali yata yung greater. Kasi di ba, great, greater, greatest. Pagka greater, meron kang comparison. Alam niyo po kaya greater yan? Because kahit anong isunod mo doon, God's grace is still greater. May sakit ka ngayon, mga kapatid. God's grace is greater than your sickness. May pangangailangan ka, anuman ang laki ng pangangailangan mo, don't worry, you can expect this provision. The answer to you is because God's grace is greater. Ano mang kasalanan mo, sobra-sobra ng kasalanan ang nagawa mo. Napaka, ano nga sa Tagalog yun, karumal-dumal na kasalanan, kapatid. Don't worry, there is still forgiveness because God's grace is greater. So in short, kaya po God's grace is greater, kaya po yan ay greater, hindi greatest, because it depends on what you need now. Kung anong pangangailangan mo noon. Kaya yan, God's grace is greater. God's grace is greater than whatever. Amen. So, sabi po sa Romans chapter 5, verse 13, simulan po natin sa Romans 5, verse 13. Ang ganda-ganda po ng translation na ito, merong nakasulat sa harap na to be sure. Doon sa iba, wala eh. To be sure. Makasigurado ka na sin was in the world before the law was given. So, naandito na daw ang kasalanan bago pa dumating ang kautusan. Kaya lang, but sin is not charged against anyone's account where there is no law. Ano ba yung charge na sinasabi niyon? Tinignan ko sa ating pastor? Sa, ano nga tawag doon? I can do it. Namanak mo yung pastor ha? Interlinear. Yung charge ay from the Greek word elogeo. Pag ang babasa po nito ay Koreano, elogeo. Pag Koreano yon, elogeo. Pag Batanggay nyo, ilagay. So, ang meaning po is to charge, to put to one's account. Ito impute, to be counted. Sa Tagalog, ilista sa kanyang pangalan ng utang. Ilista sa kanyang pangalan ng utang. Ibig sabihin, may utang na tayo, kaya lang, nung wala pang batas, hindi nakalista yung utang natin, yung mga pagkakautang, hindi nakadetalye, pero may utang ka. Sabi, balikan natin ang konteksto kasi ng verse na ito. Sa Romans 5 chapter 12, the preceding verse niya, sa NIV, therefore, just as sin entered the world through one man, and death through sin. Pinag-aralan natin last week, sin is singular. It's not the verb, it's the noun, the sin. And in this way, death came to all people. So, yung kamatayan, sin entered the world through one man, and death through sin, and this came to all people. Lahat ay nangamamatay, kaya pag binasa natin yung verse after the Romans 5:13, ito ang sinasabi. Conclusion, nevertheless, ibig sabihin nevertheless, nevertheless, death reigned from the time of Adam to the time of Moses, even over those who did not sin by breaking a command as did Adam. Oh, kita nyo, nangamamatay na kahit walang listahan sa utang, nangamamatay na dahil sa kasalanan. Kahit hindi nila nabibreak ang kautusan, dahil wala pang ang kautusan, nangamamatay na. Bakit sila nangamamatay? Dahil sa kasalanan. So, hindi mo kailangan ng kautusan o i-break ang kautusan para mamatay. Nangamamatay ka na dahil sa kasalanan. Kaya, kahit walang listahan ng utang, nagkautang ka dahil kay Adam. Kita niyo ba mga kapatid? People were already dying because of sin, even those who do not break the command. Wala pang law. There is no law to break. But in spite of that, kahit wala pang law na binaviolate, ang mga tao is already dying because of sin. In short, you do not need to break the law to die. Diba mga kapatid? Because you will die of sin. So, kung yun ang ating nakita dito sa
sa verse na ito, why will people think, bakit iniisip ng iba, that by obeying the law will save them from dying? Ba't kaya nila isipin na ngayon na sa pamamagitan ng pagsunod sa utusan ay hindi sila mamamatay when the law is just upang ipakita kung gaano ka makasalanan? Kasi it's only a list, listahan lang yun ng iyong kasalanan. Sabi nga ng Romans chapter 7, verse 7, it was by the law that showed me my sin. Mga kapatid, yung law is only a definition of how sinful sin is. Ha? So do you see now, mga kapatid, that the law is never the solution for sin? But it shows how sinful sin really is. Para ano? So that he can be saved by the one who has the power to save him. Amen. Kasi kung hindi mo alam kung gaano ka makasalanan, why will you look for salvation? No. But now that it has been revealed to you how sinful you are and that you cannot save yourself, you will go to the one who has the power to save you. Amen. So, in a simple illustration, mga kapatid, hayaan muna illustrate natin sa pamamagitan ng utang. Kung ang utang ay kasalanan, ang listahan ng utang ay ang mga law na iyong binebreak. Tama po ba? So, kung may utang ang tao, pero walang listahan, masasabi ba kung gaano kalaki ang utang? Kung wala kang list, may utang ka. Brad, may utang ka sa akin. Gaano kalaki? Malaki. Eh, pingin ng listahan. Basta malaki. Mahirap yun. Walang listahan eh. So, kung kaya kailangan ng listahan para makita kung gaano kalaki ang utang. At kung may listahan ka ng utang sa tindahan, ito, may listahan ka ng utang, tanong sa'yo mga kapatid, mabubura ba yung listahan mo ng utang sa pamamagitan ng hindi mo na pag-utang? Sagot po kayo, kapatid. Hindi. Hindi mabubura yun. Mababawasan ba? Hindi rin. So, hindi mababawasan. Paano mawawala ang utang? Ang sagot, bayadan. Bayadan mo ang utang mo. Amen. So, dapat ngayon, kung may utang ka, dapat lang bang singilin ang may utang? Tama. So, may kapangyarihan ng utang na maningin. Ngayon din, may kapangyarihan ng utang na magpakulong. Di po ba, mga kapatid? So, ano naman ang kapangyarihan ng listahan? Makapangyarihan ng listahan upang ipakita kung gaano kalaki ang iyong pagkakautang. Tama, mga kapatid, makapangyarihan ng utang, makapangyarihan ang listahan ng utang. Pero may mas makapangyarihan dyan. Ano? Ang bayad sa utang. Tama po ba, mga kapatid? Makapangyarihan ang bayad sa utang. Sapagkat kung bayad ka na, eh di, wala ka ng utang. Pangalawa, wala ng kwenta ang listahan ng utang. Amen? Amen. Hallelujah. At pag wala ng kwenta ang listahan ng utang, anong ginagawa? Pinupunit na yung listahan ng utang. Lalo na kung yung bayad sa utang mo ay hindi isang beses lang na utang, kundi lahat ng utang mo magpakailan, kailan pa man. Hallelujah! Amen! Anong verse natin diyan? Colossians chapter 2 verse 13. Magsimula tayo sa letter B. God made you alive with Christ. He forgave us all our sins, having canceled the charge of legal indebtedness which stood against us and condemned us. He has taken away, nailing it to the cross. Ayun, mga kapatid. Ayun, mga kapatid, utang. Yung kasalanan, yun yung utang. Yung listahan ng utang, yun yung mga law, yun yung mga condemnation mo because you have broken the law. So, kung may bayad na ang utang, mga kapatid, kung may bayad na ang utang, sapat ang bayad, wala nang bisa at kapangyarihan ang utang at ang listahan. Tanong, mga kapatid, which is greater, yung utang o listahan? Ay, yung utang at listahan o yung bayad sa utang? Yung bayad sa utang. Kaya mga kapatid, God's grace, that is the payment. God's grace is greater than your sin and the law. Because his by Jesus' death and his finished work, he paid all our debt. Amen. Hallelujah. Romans chapter 5 verse 20. The
The law was brought in so that the trespass might increase. Bakit daw din nila ang batas? Para makita mo kasalanan mo at maging malaki ang itsura ng kasalanan. But where sin increased? Dahil nga sa law, sin increased, grace increased all the more. So that just as sin reigned in death, so also grace might reign through righteousness to bring eternal life through Jesus Christ our Lord. Kung makapangyarihan ang kasalanan at nagdulot ito ng kamatayan, naghari ang kasalanan, nagdulot ng kamatayan, lalo namang makapangyarihan at maghahari ang biyaya ng Diyos na nagbibigay ng katwiran at buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesus Cristo. Amen. Remember always that the payment is greater than the debt. Laging ang kabayaran ay mas malaki sa utang. Amen. So how did Jesus brought righteousness? He paid our sin by His life, by His suffering, by His death. He sacrificed once and for all. Magpakailan-kailan pa man. Para kanino? For us, the undeserving sinner. Hallelujah. Ang tawag din mga kapatid? Biyaya. Biyaya yan. Grace yan. Kaya nga mga kapatid, number one, grace is greater than sin. Amen. Ang biyaya ay mas makapangyarihan kaysa kasalanan. There is no sin that grace cannot cure. There is no sin that grace cannot forgive. Sabi ng iba, mayroong unforgivable sin. Yes, there is. Kala ko ba, grace can forgive everything if you will not allow and receive the grace of God. That is the unforgivable sin. If you will not receive the grace of God. Pero kung ano man ang kasalanan mo, if you will receive the grace of God, you will be forgiven. If you refuse the cure, how can you be cured? This cure is the magic cure for everything. If you will receive it, you will be cured. But if you will not receive it, how can one will be cured? Amen. But as long as you receive the cure, as long as you receive His grace, there is no sin that is greater than the grace of God. At biyaya po yan, mga kapatid, wala kahit konting contribution tayo dyan. Kung may tinanggap kang wala ka naman kahit konting contribution, o bayad, o trabaho, ano tawag doon, mga kapatid? Biyaya. Bayad na ang utang mo, paid in full. Amen. Amen. May contribution ka? Wala. Hindi ka na makakautang pang muli. Yan ang maganda doon. Hindi ka na makakautang pang muli. Ang lahat ng ito ay tinanggap natin, hindi natin pinagtrabahuhan, kundi tinatanggap lamang sa pamamagitan ng pananiwala. At halaman niyo mga kapatid, hindi cheap ang bayad. Romans chapter 10 verse 4, He terminate the law. Hindi niya sinabing, okay now, tapos na ang law, nasa langit ako. So, I decide to declare this day that the law is finished. Hindi nakaupo si Kristo sa langit at sinabi niya, tapos na po ang law. We declare that the law is finished. Hindi po ganun. Anong ginawa ni Kristo? Bumaba siya. He fulfilled the law. Tinapos niya ang batas. Siya ang nag-suffer. Siya ang nagtumanggap ng kaparusahan at siya ang sumunod para sa inyo so that now the law has been fulfilled for you. Hindi mo na kailangan. Hindi mo na kailangan ituloy. Hindi mo na kailangan ganapin sapagkat someone, Jesus Christ, performed it for you. So, righteousness is received at no effort or effort of any form but by the complete effort of Jesus Christ. Your righteousness is not affected by what you do, mga kapatid. Ulit ko, your righteousness is not affected by what you do. If righteousness is affected by what you do, kahit sa mapaanong paraan, kahit sa maliit na pamamaraan, then it is not a gift anymore. At reward na to sa effort mo. Tama po ba mga kapatid? Kung ang righteousness, sabi natin ay biyaya at bigay sa iyo, pero naaapektuhan ng iyong gawa, kahit konting gawa, abay hindi na ito biyaya, kundi ito yung reward na sa iyong kahit maliit na ginawa. Tama po ba mga kapatid? Mga kapatid, I hope we don't sin
Amen? Pero tayo magsisin. But the event we commit sin, we are still righteous and holy before God. Amen? At alam mo mga kapatid, yung katuruan yan, maraming galing dyan. Sabi na iba, grabe naman yan. May isang demonyo na yan. Abay, nagkasala ka na, ay righteous ka pa. Nagkasala ka na, ay banal ka pa. Anong katuruan yan? Sabi ng iba, ano ang sagot? Ito ang sagot ng mga kapatid. Hindi mo pa ba rin ba maintindihan? Na ang kabanalan mo ay hindi dahil sa iyong hindi paggawa ng kasalanan. Kundi ang kabanalan mo ay tinanggap mo nung sumampalataya ka kay Jesus. Nilinis ka niya mula sa kasalanan at iginawad niya sa iyo ang kanyang kabanalan. Amen. Kaya ngayon, ligtas ka na magpakailang kailan pa man. Hindi na mawawala ang iyong kaligtasan. Ano mga verses natin diyan? Ephesians chapter 4 verse 24, 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Ano na alam naman natin yung kapatid yan? 2 Corinthians 5:21. He who knew, who has no sin, who has committed no sin, became sin for us, so that we might become the righteousness of God. Mga kapatid, tanong, kaninong kasalanan ang dinala ni Kristo sa krus? Alam ba na naman natin eh? Kasalanan natin. Kung atin yun, asan na ngayon ang kasalanan mo? Wala na. Hindi dinala niya sa krus. So kung hindi mo ito nakuha sa pamamagitan ng pagsunod, o hindi paggawa ng kasalanan, o pagsunod sa kautusan, paano mawawala ito dahil sa paggawa mo ng kasalanan? Kaya hindi nawawala ang iyong kaligtasan. No? Sabot nung nagagalit, di lalo nang nagagalit. Lalo nang magagalit yan. May ibig nyo sabihin, ngayon wala nang parusa ang kasalanan. Yan ang sasagot naman nila. May ibig mo ba sabihin, dahil nga din na ni Kristo ngayon, wala na kayong parusa sa kasalanan. Talagang hindi na intindihan. Again, mga kapatid, I hope you don't sin. Pero kung sakali mo magkasala ka, may suffering, yes, there may be suffering of natural consequences of sin. But in the eyes of God, you are still perfect for life. Because grace is powerful, grace is greater than sin. Because the payment is greater than your sin. Amen. Hallelujah. So, what you did not earn by works cannot be lost by works. Again, I hope you don't sin. Kasi sabi ng iba, pag natuturo tayo nito, parang tinuturo natin ang taong magkasali. Mga kapatid, no, in fact not. But if you don't, huwag nyo tatanggapin ang sinasabi ng kaaway na ito, hindi ka na mahal ng Diyos. Huwag nyo tatanggapin ang sinasabi ng kaaway na marumi ka na. Galit na sa iyo ang Diyos. Ngayon, pinaparusahan ka na ng Diyos. Kapag bumagsak ka, always the grace of God is there for you. Hallelujah. Kapag bumagsak ka, kapatid, thank you, Lord. Your fullness of grace, I can receive blessing after another. Sinasabi mo that you will never be exhausted. Your grace is always sufficient enough for me. Hindi lang sufficient, even greater pa sa aking Panginoon. Kaya, number two, grace is greater than the law. Because the law demands righteousness. Kasi ang law naghahanap yan ng righteousness. Naghahanap. But grace provides righteousness. Amen. Ang grace ang nagbibigay ng righteousness, ng katuwiran. Sa Old Covenant kasi ganito ang nakasulat. Deuteronomy chapter 6 verse 25. If we are careful to obey all this law, it will be our righteousness. So anong ibig sabihin ng righteousness? Binibili ang righteousness sa pamamagitan ng pagsunod sa lahat, capital letter, ng kautusan. Binibili. While sa New Covenant, ano sabi sa Romans chapter 5, verse 17? We reign in life because of God's abundant provision of grace and the gift of righteousness.
Ang righteousness ay gift na nag-uumapaw mula sa biyaya ng Diyos. So there is a contrast of reward and gift. Reward and gift is always contrasting to each other. Contrast yan. Sa reward, attaining righteousness is through your perfect performance. Again, ulitin ko, righteousness is through your perfect performance. Versus ano doon sa grace? Receiving righteousness through Christ's perfect finished work. Amen. So sa Old Covenant kasi, if you are perfect, you do not need sacrifice. Perfect ka na eh. But if you are imperfect, you need a perfect sacrifice. Hindi lang basta sacrifice, perfect sacrifice. He provided righteousness for us through Christ by providing all the requirements. So, ang requirement ay yung sacrifice. At kung ang sacrifice ay perfect, ano ba ang perfect sacrifice? Perfect sacrifice, yung ating kasalanan ay lumipat sa kanyang dugoang katawan. Ano ang purpose ng sacrifice? Again, bayad. And remember, mga kapatid, bayad is greater than utang. Kaya ang perfect sacrifice. So, ano ang ating verse dito? Romans 8, verse 3 to 4. For what the law was powerless to do because it was weakened by the flesh. Powerless. Pinahina ng katawan ng tao. God did by sending His own Son in the likeness of a sinful flesh to be what? Sin offering. And so He condemned sin in the flesh in order that the righteous requirements of the law might be fully met. The requirement was fully met in us. Amen. So He condemned sin in the body of a sinless man. Hindi po sinful si Jesus no kinondem. He is a sinless man. Condemned because of sin. Kaya nga, number three, ang bilis ko. Amen. Kaya nga, number three. Don't worry, pagdating natin sa number six, doon tayo mag-stay for 1 hour. Kaya nga, number three. Kasi ito naman yung nire-review na lang natin eh. Alam naman natin to. Grace is greater. Bakit? For the law condemns. Ano kumukondemns? Ang batas kasi humuhusga. Inuhusgahan ka. But grace justifies. Ang grace nagpapawalang sala. Which is greater? Yung nagpapawalang sala o yung nagkukondem? Nagpapawalang sala, syempre. Ito na naman. Sabi nga na ibang pastor, nagalit sa katuro ang ganito. Hindi pwedeng hindi husguhan ng Diyos ang kasalanan natin. Dahil ang Diyos ay banal. Tama. Ay sino bang may sabing hindi hinusgahan ng Diyos ang ating kasalanan? Tanong, kaninong kasalanan yung hinusgahan ng Diyos sa katawan ni Kristo sa krus? Hindi ito kasalanan ni Kristo sapagkat wala siyang kasalanan. Kung hindi kanya, kanino? Alam natin, sa atin. Hinusgahan ang kasalanan natin. Nilinis po tayo at napatunayang nagkasala. Hindi naman sinabi wala tayong kasalanan. Nilinis tayo, napatunayang nagkasala. Binigyan ng sapat na kahatulan at lahat ng paghatol ay doon ibinuho sa katawan ni Kristo sa krus. Hindi konting paghatol, kapatid. Hindi nabawasan ng paghatol. Sapat na kahatulan ibinuho doon sa katawan ni Kristo sa krus. Kung ikaw ay nahatulan na, hahatulan ka pa ba ulit? Hindi na. Kung ikaw ay nahusgahan na ng Diyos, ang iyong mga kasalanan natin sa katawan ni Kristo, huhusgahan ka pa ba ulit? Hindi na. Kaya grace justifies. You are now justified. Bakit? Sapagkat ang lahat ng paghusga at lahat ng judgment na ibigay na, na igawad na sa iyo. Hindi, oo. True Christ, nung nasa krus si Kristo, doon naganap ang paghusga sa iyo, kapatid. Amen. So, Satan cannot use the same sin para hatulan ka pang muli. Sapagkat lahat ng yan ay nahatulan na sa katawan ni Kristo sa krus. Kaya nga, God cannot be angry or mad with you anymore. Hindi na maaaring magalit sa'yo. Magagalit ang asawa mo sa'yo, pero ang Diyos hindi na magagalit sa'yo. Amen.
Kaya peace of mind, napawalang sala ka na. It has been paid in full in the body of Jesus Christ. Amen. So ang ginawa ni Jesus ay hindi walang bisa. Ano ngayon ito ay nagbigay ngayon sa iyo ng buhay na walang hanggan. Namatay si Kristo sa iyong pwesto upang ikaw ay hindi na magkaroon ng espiritual na kamatayan, kundi buhay na walang hanggan. At ang nabubuhay sa iyo ngayon ay ang bagong nilalang na espiritu na nilikha, na kawangis ng Diyos, na tunay na katuwiran at kabanalan, na hindi na muling magkakasala at hindi na muling mamamatay yung espiritu. Ikaw ay tunay na napawalang sala sa bihaya ng Diyos. So mga kapatid, ulitin ko ulit, hindi po naging mababaw ang Diyos sa pagparusa sa kasalanan. Sabi na iba, sa grace, okay lang kasi mababaw na ang Diyos. Hindi po naging mababaw ang Diyos. Hindi nagbawas ng parusa. Buong kaparusahan sa kasalanan ay ginawad ng Diyos kay Kristo. Kaya sa biyaya, walang kaparusahan. Amen. Hallelujah. Di ba kayo natutuwa doon? Masarap po yung mga kapatid. Sa biyaya, walang kaparusahan. So ang kanya po bang katuruan, kapatid, ay magbubulid sa iyo upang lalong gumawa ng kasalanan? Ano ang ibubulid sa iyo? Ito'y magbubulid sa iyo upang lalong mahalin ng Diyos. Amen. Pag nalaman mo ito, hindi ito sa lahat tayo na gumawa ng kasalanan dahil wala nang kaparusahan, dahil lahat na kay Kristo na. Pag yan ang pag-iisip mo, kapatid, ay talagang demonyo ka. Hindi po yan ang tao. Pag nalaman mo na may namatay para sa iyo, na dapat ikaw ang tumanggap ng kaparusahan, namatay sa iyo, mamahalin mo yung gumawa nung para sa iyo. Lalo mo siyang mamahalin, mga kapatid. So knowing what Jesus did for you will not encourage you to sin more, but will encourage you to love Him more and more. Kaya nga, number four, grace is greater. Bakit? Because the law weakens the man. Ang kautusan nagpapahina sa tao, while grace is strengthened man. Amen. Nagpapalakas ito. Kasi sabi sa Romans chapter 7 verse 8, but sin used this command, yun yung kautusan, to arouse all kinds of covetous desires within me. So, the law only brings forth out of me all sort of evil desires. Lalo kang binabaksak, lalo nang mahirap paglabanan, lalo habang nakaririnig ka ng kautusan, lalo kang nanggigigil gumawa ng kasalanan. Pero sabi po ng 2 Timothy chapter 2 verse 1, you then, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. So sabi doon, kumapit ka at umasa sa biyaya, mas magiging matibay ka. Kasi ang kautusan, naniningil. Ang biyaya, nagbibigay. Yun ang kaibahan doon. In grace, we receive. So mga kapatid, ang tuyot na halaman, kapag nakakita ka ng tuyot na halaman, ang kautusan ganito, sasabihin, aba, tuyot kang halaman ka! Aba, ikaw eh, sumariwa! At habang ikay natutuyot, puputulin ko yan, pagkatuyot mo, tatapon ko yan. Yan ang kautusan. Pero ang biyaya, kapag nakakita ng tuyot na halaman, ano ginagawa? Dinidilig ng biyaya, pinalalakas ng biyaya upang manariwa. Yun ang biyaya, because it is God who works in us to will and to act and to do according to His good purpose. Sabi nga ng awit kanina, Ephesians 2 verse 10, it is all through, no, it is all by Him. Ano sabi sis? It is all because of Jesus. Tama, it's all because of Him. It's all because of Jesus. Yun po ang biyaya. So, kaya, balik tayo sa halaman. Ang sa kautusan, pagtuyot, lalo nang ikinokondem, lalo na natutuyo. Kaya yung mga nag-aaral ng puro kautusan, ang kanilang pag-aaral ay mixture. Bata pa, mukha ng tuyot. Mga bata pa, mukha ng senior. Kasi depressed. Ah, pupunta ka sa church, makakaroon mo, mahiya ka naman, mahiya ka naman. Itong ginawa mo, hiyang-hiya na ako. Lalabas yung depressed. Pero sa atin, sa biyaya, may pag-asa ka kasi binabago ka, mahal ka pa rin ng Diyos. Kaya ang mga nasa biyaya, matanda
tanda na mukha pang bata. Amen. Kita niyo yun. Nakakabasa pa, walang salamin. Kita niyo yun. 50 years old na pala. Akala ko bata ka pa. Akala ko mga 18 years old ka lang. Dalaga mo po yun. Available. Nakakapagtaka po mga kapatid. Sa biyaya talagang, alam niyo po nung narinig at napag-aralin ng biyaya, para uli akong na-born again. Yes. Yun ang feeling eh. Yes. Sa tuwing inaaral mo biyaya ng Diyos, parang lagi kang na-born again. Born again ka na, na-born again ka pa. Yes. Ano ibig sabihin nung nare-rejuvenate ka, lumalakas ka, na-strengthen ka. Kasi hindi ka dinidiman, hindi ka sinusukat. At pag sinukat ka, lagi pinapakita ang iyong kahinaan. Pag nakita mo ang kahinaan mo, sasabihin mo, oo nga, mahina nga ako. Hindi ko nga kaya, hiyahin na, ayoko na. Pero pag ang sinasabi sa iyo, itong ginawa ng Diyos para sa iyo, binayaran ko na yan, dinagdagan ko pa. I will allow, I will enable, I will strengthen. Lalo kang lalakas. Basahin nga natin. Acts chapter 13, verse 44 to 40, 43 to 44. And many Jews and excuse me. Many Jews and devout converts to Judaism followed Paul and Barnabas, and the two men urged them. Yung mga Jew na bagong convert, inurge. Sinusulan, o kaya in-encourage na to continue to rely on the grace of God. Ang ganda ng translation, continue to rely on the grace of God. Patuloy kang umasa at kumapit sa biyaya ng Diyos. Nagpepel ka, patuloy kang umasa at kumapit sa biyaya ng Diyos. May kahinaan ka, patuloy kang kumapit at umasa sa biyaya ng Diyos. May kakulangan ka, patuloy kang kumapit at umasa sa biyaya ng Diyos. May kasalanan ka, patuloy kang umasa at kumapit sa biyaya ng Diyos. Hallelujah! So, the following week, almost, kaya naman pala, almost ika, halos lahat ng tao sa buong siyudad, kasarap ng ganito, no? The following week, almost lahat ng taga, ang ilan, bumalik. So sabi nito, almost all. Bakit hindi lahat? Kasi may mga pariseyo eh. The following week, almost the entire city turned out to hear them preach the word of the Lord. Natikmang kasi. Natuwa, nagalak. When the Jews saw the crowds, they were filled with jealousy. Uy, may inggit. They began to contradict what Paul was saying and heap abuse on them. Balikan natin mga kapatid. Maraming pumunta kasi gusto ng tao ang gospel of grace. Gusto ng tao marinig yung magandang balita. Gusto ng tao marinig yung biyaya. Masarap kasi yun eh. Nagpapalakas. Nagpapatibay. Example, mga kapatid. Ngayon na naman, malapit na ang eleksyon. Marami na namang campaign, kampanyahan. Pag ang politiko ay sinabi, pumunta kayo sa aking meeting, di avance, mamimigay ako. Tatanggap na lang kayo. Mga kapatid, sa tingin nyo, marami o maunti ang pupunta? Marami, kasi makakatanggap eh. Mamimigay kasi eh. Eh kung ganito ang sabihin ng politiko, pumunta kayo sa aking meeting, magdo-donate kayo, sisingilin ko kayo. Sino kaya ang pupunta, mga kapatid? Wala. Ganun po ang mabuting balita. Pumunta kayo. May ginawa ako. Tatanggapin ninyo. Amen. Yun po ang biyaya. Grace is greater kasi ang kautusan naniningil, ang biyaya nagbibigay. In grace you receive. Sabi ng Romans chapter 5 verse 17 verse natin, Those who receive God's abundant provision of grace and the gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ. Once you receive grace, mga kapatid, you will reign in life. Kung kaya alisin na natin that there is another way
reign in life. There is only one way to receive the grace of God. Umasa ka lang sa biyaya and you will reign in life. At mga kapatid, napakaraming patutuo. Mga kapatid natin dito, si Sister Yan, may patutuo yan. Yung inayos mo SSS. It is all because of grace of God na naayos yung mga papeles natin. Marami pa po, mga kapatid. Ewan po natin masyadong ikinokondem yung mga sarili natin. Ang dami kong kakulangan, wala nang pag-asa, nagkulang. Mga kapatid, nagkulang ka na nga. Umasa ka na lang sa biyaya. Kasi po, tinuruan tayo dati na ang libre lang... Excuse me. Bata ba po ako? Alam niyo po kung ilang taon na ako? 29. Wala sa tsura, no? 29. Wala sa tsura. Wala ka, sabi niya. Sabi niya, Pastor, wala ka. 54 na po kami ni Pastor. Ha? Wala din at tsura, no? Wala. Wala sa kaya. Pero nasa biyaya po tayo, mukha tayong bata. Nasa na tayo? Nasa biyaya. So, tinulong po kasi tayo dati na ang libre lang ay kaligtasan. Ang iba ay kailangan mo bayadan. Kailangan mo pagtrebyuhan. Mag-effort ka. Hindi po kasama sa lahat na ginawa yan. Sa araw sabi ba, hindi naman kasama yung blessing sa buhay, sa salvation, sa kaligtasan. Mga kapatid, ito po nasasabihin ko sa inyo, tandaan ninyo ito. All the blessings, hindi mo pala kinuha si Sistiana, no? All the blessings, sabihin nyo nga all? All. The blessings. In the old covenant are carried over into the new covenant. Saan tayo naroon ngayon? Minus! Mahalaga yung minus. All the requirements. Yes, sa old covenant, may blessing, pero may requirement. Yes, may condition. May prerequisite, may kailangan kang gawin para tanggapin mo yun. Pero sa new covenant, yung lahat ng pagpapalang yun, at tanggapin mo, minus the requirement. Bakit? Because somebody fulfilled the requirement for you. Amen. Pag sinabing all the blessings, therefore, mga kapatid, anong need mo? Kasama sa all yun? Hello? Ano man yun, kasama sa all? Tama mo ba, mga kapatid? All nga eh. Romans 8:4, alam na pag-aralan natin dyan, Christ, complete, terminate, accomplished. Ano pa sinasabi doon? Fulfill the law. Romans 8:4. So, ang mensahe po ng biyaya, masahe ng biyaya, wala nang sisigilin sa iyo dahil lahat ng utang mo, binayadan na ni Jesus. Naiingit ang mga pariseo dahil many people are coming to the meeting doon sa church ni na Pablo. Kaya ginawa na, they talk abusively. Pinasasama nila ang teaching. Mga kapatid, madami nagre-react sa mga gatong katuwaan. It's either you hate it or you love it. But you cannot stay put na babaliwalain mo lang ito, hindi. Magre-react ka, ayoko yan. Masyadong pinadalik. Masyadong in-instant ang kaligtasan. Wala pa lang pinaghirapan. Hindi mo lang kailangan muna, sumapi ka muna. Sa iglesia nito, bago ka maligtas, yun yung miracle. O kaya ano masabi ng iba, abay, kailangan mo munang sundin itong pinagagawa ng iglesia namin. Dahil pa, ibig sabihin po mga kapatid, maraming galit kasi hindi nila makita ang kakumplituhan ng ginawa ni Kristo sa krus. Pero pag nakita mo na ang lahat pala yung ginawa na ni Kristo para sa krus para sa atin, you will love these lessons because nothing is required from you. The gospel of grace will convince you to believe that all has been fully paid by Jesus on the cross. And we are just to receive it for free because it is His grace. Kaya nga sabi nila, sabi ulit nila, eh di sa mensaheng ito, magiging lawless na.
Kasi sabi nila, eh, wala nang law. Eh, di magiging lawless. Di ba? Walang law, lawless. Magiging lawless. O lalo kayo magiging pusakal, lusuga pa. Mga kapatid, tanong ko kayo, nung nakarinig ba kayo ng mensahe nito, naging suga pa ba kayo lalo? Kayo lang sumagot. Taas ang kamay nung lalo naging suga pa. Wala. Kasi kung lalo kang naging suga pa, aba hindi ka pala, hindi mo naintindihan ng biyaya. Hindi ka ligtas. Ba't ko sinabi hindi ka ligtas? Kasi walang na transform sa iyo. Walang namatay at walang nabuhay. Ang biyaya may namatay sa iyo. Yung lumang dati mong pagkataong makasalanan, nasuga pa. At ngayon may nabuhay na pagkatao spiritual sa iyo, seed of God, walang kasalanan, galing at mula sa image in true righteousness and holiness of God. So maaaring hindi lang halata ngayon. Hindi pa lang halata ang iyong pagbabago, but definitely, kung ikaw ay nagkaroon ng regeneration, na regenerate ka, namatay ang dati, nabuhay ang bago nila lang, makikita yan, lalabas at lalabas yan. Darating ang panahon, lalabas yan. Sana sa madaling panahon, huwag naman sa matagal. Pero darating yan, because you cannot resist to be, na lumabas ang tunay na ikaw. Amen. Hindi niyo ba napansin, mga kapatid? Noong narinig natin ang mensaheng ito, ang biyaya, ang ginawa ni Kristo sa krus para sa atin, mas mahirap na sa atin gumawa ng kasalanan. Ngayon, kailangan mag-effort para gumawa ng kasalanan. Dati, it is but natural. Kasi yun ang natural man mo, ano ka ngayon? The natural man mo yung spirit made after the image of God in true holiness and righteousness. Inuulit lang natin ang mga napag-aralan natin, mga kapatid. Hallelujah. So Galatians chapter 3 verse 25. And now, the way of faith has come. We no longer need the law as our guardian. Sabi nga nila, oh, di wala na nga kayong law, di lawless na nga. Tingnan natin. Dati supervisor ang law. Ngayon, grace na ang supervisor natin. Sabi naman ng iba, ay mahinang supervisor ang grace. Hindi yan, walang kamay na bakal ang grace. Hindi nagpaparusa yan. Hindi nananakot. Kaya mahina yan. Mas magaling ang law. May kamay na bakal. Nananakot. At may kaparusahan nag-aabang. Alam niyo po ba ang kautusan bilang supervisor, matigas yan. Malamig yan. Walang heart. Walang puso. Walang habag. Kaya nga, number 5, grace is better because law demands. But grace bears fruit. Hallelujah. Yung law, kumbaga sa teacher, demanding na teacher yan. Bukas, dapat masagot nyo ito. Pag hindi nyo nasagot, papaluin ko kayo. May stick na dalayan mo, yung teacher na yan. Wala namang tinuturo. Meron ganun teacher. Wala namang tinuturo. Nakaupo lang sa harap. Nagko-compute ng benta. Kayo na ang mag-aral. Bahala na kayo. Pagkatapos kinabukasan, may exam. Aasahang alam mo lahat. At pag hindi mo nasagot, may parusa ka. Meron ganun teacher. Yun po ang law. Hindi ka naman pinalalakas, pero ang daming inaasahan sa'yo. Ang grace ganito, parang tutor yan. Ini-impart sa iyo ang kaalaman. Ang kanyang alam itinasalin sa iyo upang pagdating ng panahon, yung kaalaman na yun ang magtuturo sa iyo kung paano magagawin. Example. Yung pong law requires us to work hard. Ano ho? But grace empowers us to work harder. Anong kaibahan? Yung law demand from us to work hard. Pero ang grace empowers us. Siya ang nagbibigay ng kalakasan upang tayo makagawa ng mas higit. Sabi ng law, you work hard. Ang sabi ng grace, I will work hard for you. I will work even harder. 1 Corinthians chapter 15 verse 10. But by the grace of God, I am what I am. Ang sabi ni Pablo,
And this grace to me was not without effect. No, I work harder than all of them. Sa paano daw? Sa pamamagitan ng grace ng biyaya ng Panginoon. Peter, si Pablo worked harder than the rest of them. Yung mga ibang kapatiran, they also work. Yes, they work. But it is through the grace of God that enabled Paul to work even harder. Amen? Yet not I, but the grace of God that was with me. So ang kapangyarihan po ng Diyos ang nagpabago, ang nagpapabago sa iyo upang gumawa tayo at makagawa pa ng mas marami. Ang kapangyarihan ang biyaya ng Panginoon. As, ito na naman. E di, dahil nasa grace kayo, pwede nang sintunado. Nakaka-tempt minsan, di ba? Mga ganun lang katwiran. Ay, total biyaya naman, total grace naman. Okay na yan. Kahit sintunado tayo, okay na. Kahit magkano na lang i-offering mo, grace naman eh. Sa law, may tithes, may 10%. Pero sa grace, kahit magkano na lang, total grace naman. Sabi ng iba, okay lang kahit walang bunga. Total grace naman. Magkakamali tayo mga kapatid dyan. Tingnan natin po ang Lucas chapter 18 verse 18. Ikumpara natin sa Lucas chapter 19. Dumunta tayo sa Lucas chapter 18 verse 18. Ito po, ang istorya nito ay tungkol sa rich young ruler na lumapit kay Kristo. Sabi niya, good teacher, what must I do to inherit the kingdom of God? What must I do to inherit the kingdom of God? Ang sagot ni Kristo ganito, you shall not, you know the commandment, alam mo kautusan, you shall not commit adultery, you shall not murder, you shall not steal, you shall not give false testimony, honor your, ba hindi na ako nagbabasa ng, hindi na ako gumagamit ng salamin? Hallelujah! Praise God! Nanaglag! Akala ko suot ko! Hindi pala! Amen! Para si Pastora Pauli, sabi niya, bigla na lang isang araw na malayo, nakakabasa na pala kayo. For 40 years, gumagamit kayo ng salamin. Nagbabasa ng Bible, walang salamin. Hallelujah. Nagbabasa ako, wala akong salamin. Nagulat ako. Hallelujah. Close na tayo sa prayer. Nasaan na tayo? You know the commandment, you shall not commit adultery, you shall not murder, you shall not steal, you shall not give false testimony, honor your father and mother. Ano pa dapat? Alam natin na, Jesus Christ, ba't yun naman sinabi mo? Dapat na sinabi mo, believe in me. Di ba alam naman natin yun? Para kamaligtas, believe in Jesus Christ. Pero bakit ipinamukha ni Kristo ang kautusan doon sa lalaking yun, mga kapatid? Bakit? To show his shortcoming because he is self-righteous. Nakabase sa ang kanyang kabanalan ay nakabase sa kanyang mga gawa. At pinakita lang ni Kristo na kulang pa ang iyong mga gawa. Akala mo ikaw ay banal na, kulang pa. Kasi nga po, Romans 10:5, napag-aralan na natin yan, sabi po doon, for Moses writes that the man who practices the righteousness which is based on the law shall live by that righteousness. Ano pong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, kung sa luka, kung sa kautusan ka, umaasa, o doon ka nagmamataas ng iyong kabanalan, sa kautusan ka rin babagsak. Kung sa law o sa kautusan ka nagmamatuwid, sa law ka din mabubulid. Okay? Kaya, ang umaasa sa biyaya, hindi mapapahiya. Amen. Hallelujah. Ulitin nga natin, maganda yan. Salo nagmamataas, salo din babagsak. Ang salo nagmamatuwid, salo din mabubulid. Pero ang umaasa sa biyaya, hindi mapapahiya. Amen. Kasi nga, yung lalaki na yun, umaasa sa kautusan sa kanyang katuwiran. Pero si ano din nagbabagsak sa kanyang kautusan, sasabihin ng kautusan, kulang ka pa. Pili niya, acceptable na siya sa Diyos, kaya yun na ganyan, binugad niya. I am obeyed all the commandment. Feeling niya okay na siya. But to show him that he hasn't really obeyed all the law. Contrary doon sa kanyang ipinagmamalaki. Ano ba yung pinag... Kaya nga God resists the proud. Kaya nga God resists the proud eh. The truth is, hindi niya nasunod ang first commandment. Ano ang unang utos? Love God with all your heart, all your strength, with all your soul.
So anong pinasabi sa kanya ni Jesus? Now, yes, but sell all your possession. Pagbili mo lahat. And then yung pinagbili, ibigay mo sa mahirap. Then come and follow me. And ibig sabihin ni Jesus, pakita mo tunay na mahal mo ang Diyos. Talikuran mo yan, iyong pinagmamalaki, iyong pag-aari lahat. Ibigay mo at sumunod ka sa akin. Ano nangyari? Malungkot na tumalikod. Dahil hindi niya kayang gawin. In contrary doon sa Lucas chapter 19 verse 1, si Zaccheo. So yung rich young man, si Zaccheo wealthy rin, mayaman din si Zaccheo. Umakit si Zaccheo sa puno, ititingnan niya si Jesus, hinahanap niya. Kasi umakit sa puno, wala kasing mga bakot-bakot pa siguro yung tablatong ano eh. Bansot. Sabi ni Jesus kay Zaccheo, Zaccheo, you know the commandment? You shall not commit adultery. You shall not murder. You shall not steal. Ganun ba ang sinabi ni Jesus kay Zaccheo? Hindi pinamukha ni Jesus. Alam naman natin na si Zaccheo ay magnanakaw. Pero hindi sinabi ni Jesus, you shall not steal. Hindi. Anong sabi ni Jesus kay Zaccheo? Zaccheo, bumaba ka dyan. Kasi kita ko. Labas kasi. Hindi, bumaba ka dyan. Bumaba ka dyan, Zaccheo. Sorry. Hindi ko talaga napigilan. Hindi ko napigilan yung temptation. Sabi mo, sumakayo ka. Sumakayo ka dyan. Sumakayo, bumaba ka dyan. Come down immediately. I must stay at your house today. Oh, grabe. Alam niyo kung ito po yung nangyari ngayon, trending agad ito sa Facebook. Si Jesus pumunta doon sa bahay ng ano, ng isang tax collector magnanakaw. Yung kinamumuhuyan ng bayan, doon si Jesus pumunta, trending yan. Viral video agad yan. Oh. Pero si Jesus binasabi, linisin mo muna ang akmo sa kayo ha, at ako pupunta sa inyo. Hindi. Sabi niya, bumaba ka, pupunta ako sa inyo. Karapat-dapat ba si Jesus na pumunta doon sa bahay? Karapat-dapat ba si Zaccheo na tumanggap ng pagbisita ni Jesus? Hindi sa karapat-dapat. And yet God, Jesus choose to go and visit Zaccheo, stay with him, dine with him, be intimate with him, in spite of all his sin, weaknesses, and shortcomings. Oh, sure. Ano naging resulta mga kapatid? Ano naging resulta? Ano nga? Grace has enabled the man to give more than what the law requires. Ano ang requirement ng law? Pag may ninakaw ka, ibalik mo doble. Pero ano sabi niya sa kayo? I will give 4 times sa aking nanakaw. More than what the law requires. Kung hinihingi ng batas, hindi na kailangan hinihingi sa kayo. He voluntarily gave because the grace of God enabled him to give. So greater ang grace. Anong nire-require ng law? 10%. Anong sabi doon sa verses ito? Zaccheo gave half. 10% lang sa batas ang hinihingi. Pero ang biyaya, ang pinakitahan ng biyaya, nagbigay ng kalahati ng kanyang lahat ng pag-aari. Sino tingin mo ang mas nabago? Sino ang mas productive? The one shown with grace. Yung pinakitahan ng biyaya. Yung pinakitahan ng biyaya ng Diyos ang nagkaroon ng tunay na pagbabago. Nagresulta sa mas malaki. He performed harder things. Yung nire-require ng 10%, si Zaccheo, ibinigay niya ang kanyang lahat at kanyang buhay. So, kasi pagka nag-preach tayo, sabi ng iba, nung nagsimula tayo sa grace, hindi tayo masyado nagtuturo ng mga application. Wala na kayo masyado 7 steps to ganun, hindi na masyado. Bakit? Mga kapatid, kapag naunawaan mo ang grace, hindi mo na kailangan turuan eh. Magbubukas sa iyong pagbabago eh. Kaya ngayon naiintindihan mo kung bakit ka umaawit ng mas malakas, bakit ka nagagalak. Kasi nga, ang
ayot, dinidilig ng biyaya. Ganun ang biyaya. Binuhay ka nung patay ka. We just teach grace. Grace lang. Because grace will bear fruit. Ang tunay na puno, lalo na kung malusog, hindi mo na kailangan turuan kung paano mamunga. Hindi mo kailangan pilitin mamunga. Mamumunga niya ng kanya. Because grace bear fruits. So sa verse 9 po, Jesus, ang sabi ni Jesus, doon sa Luke 18 muna, nung tumalikod yung rich young ruler, ang sabi ni Jesus, it is harder for a rich man to enter the kingdom of God than for a camel to enter the eye of a needle. Pero kaysa kayo, anong sabi ng Panginoon? Today, salvation has come to this house. Salvation has come to this house. Kasi ang salvation po ay biyaya. Biyaya ni Jesus ang salvation kaysa kayo. Hindi siya sa kayo nagtanong ng, Jesus, what must I do to receive the kingdom of God? Jesus declared, today, salvation has come to you. Amen. Hallelujah. So, akala ba ninyo mga kapatid, sa biyaya, sa grace, nagiging maluwag ang Diyos sa kasalanan? Hindi ah. Bumababa ang standard ng Diyos sa kasalanan? Hindi po. Actually, sa loob, pag pumatay ka ng kapwa mo, nakakasala ka ng pagpatay. Pero sa biyaya, kapag namuhi ka sa iyong kapatid, parang rin pinatay siya. Sa utusan, kapag nakisipin ka sa di mo asawa, nakasala ka ng pangangulong niya. Pero sa biyaya, tumingin ka lang na may pagnanasa, nangalong niya ka na. Pero, ang sabi ng utusan, bayadan mo ang iyong kasalanan. Ang sabi ng biyaya, dahil sa pag-ibig ko sa iyo, binayadan ko ang lahat mong kasalanan. Hallelujah! Kaya, kasi may mga nasasabi, grace, ay pwedeng basta-basta na lang. Kasi ang grace ngayon mahina, mababa lang ang requirement sa grace. Ang totoo, wala nga requirement ang grace eh. Bakit wala requirement ang grace? Kasi lahat ng requirement, pinulpil na ni Jesus para sa atin. That's why there is no more requirement for you. Because Jesus has fulfilled all the requirement for you. Kaya, number 6. Wow! Grace is greater. For grace does more than the law requires. Nakita natin sa verses kanina. Pero hayaan yung dagdagan pa natin ito. So, 2 Corinthians chapter 8, verse 1. And now, brothers and sisters, we want you to know about the grace that God has given the Macedonian Church. The grace that God has given to the Macedonian Church. Ano yun? In the midst of a very severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. Ito ang bunga ng biyaya. Out of severe poverty welled out rich generosity. For I testify that they gave as much as they were able, and even beyond. Sabi niyo kapatid, beyond. Beyond their ability, entirely on their own. Hindi sila pinuwersa, hindi sila pinilit, hindi sila tinakot. Instead, they urgently pleaded with the host. Sila pa ang nakiusap na magbigay for the privilege of sharing in the service to the Lord's people. And they exceeded our expectation. Lampasan pa yung ating inaasahan lamang. They gave themselves first of all to the Lord, and then by the will of God also to us. They gave themselves to the Lord. So the grace of God causes generosity out of severe trial and extreme poverty. So mga kapatid, hindi po dahilan ang kahirapan upang tayo ay hindi maging generous. Kaya sa verse 3, hindi issue kung gaano kalaki ang pera mo. Ang issue nito mga kapatid ay kung gaano mo nauunawaan ang biyaya ng Diyos.
Kaya nga mga kapatid, if you want to excel in anything, first excel in understanding and receiving the grace of God. Kasi yun ang ugat. Because that is the root of being generous. Understanding the grace of God, yun ang root ng pagiging generous, that is able to give beyond what you deserve. Therefore, you can also give. Kaya nga, inutos natin ni Pedro eh, grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. Kita niyo po sa verse 4, they were not forced to give. Instead, nakiusap pa, ay, parang awa mo na, Pablo, sige, ako na kami magbigay. Ang sarap nun. Sipin niyo, parang awa mo na, eh, brapa ka natin. Sabi ng mga congregation, naawa ka na sa amin, pastor. Hayaan mo kami magbigay. Kami, ako pa kami po'y naaawa sa inyo. Kami po'y maawain. So sa grace ang unang binigay mo sa Lord ay hindi ang pera mo, kundi ang buhay mo. Yun ang sa grace eh. Hindi ka pinipilit, hindi ka tinatakot, pero binibigay mo ang lahat dahil nagpapasalamat sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng bagay na nasa sa'yo ngayon. Anyway, kung binigay niya noon, kaya niya ibigay uli ngayon, kaya niya ibigay uli bukas. Muli, walang bayad, walang pagpapagan, walang effort kasi niya biyaya. Mga kapatid, you cannot be under grace and not be generous. Sabi niyo sa katabi niyo, ikaw ay generous, hindi mo lang alam. Hindi mo lang alam na niya, ikaw ay generous, hindi mo lang alam. Because grace is greater than the law. Hindi mo kailangan ang law para magbigay, para mag-love offering. Kasi nga, ang generosity of God will bear fruit generosity on you. Amen. Yan ang biyaya ng Panginoon. Bakit ba generous sa'yo, Lord? Dahil may ginawa ka, no? Because He simply is a God of grace. Amen. So ituloy natin ang istorya. Meron, ano, sa Lucas chapter 7, verse 36 to 50, merong istorya doon na si Jesus inibita ng isang pariseo na kumain sa kanilang tahanan. So, nung nasa loob na siya ng tahanan ng pariseo, merong babae doon. Nung nakupo na pala si Kristo, may babae na ang ginawa, umupo sa paanan ni Kristo, hinugasan ng kanyang mga luha ang paa ni Kristo at tinuyo ng kanyang mga buhok. Pagkatapos, binasag yung daladalang pinakamahal na babango at ipinunas, ipinaligo sa paa ni Kristo. Sabi ngayon ng pariseo na nag-invite sa kanya, tamo to. Kung ito si Kristo yung propeta, alam niya na yung babaeng humihimo, tumahawak sa kanya, yung isang makasalanan. Eh hindi lamang propeta si Jesus. Kundi si Diyos. Kaya alam niyang iniisip nung pariseo, sabi niya, Simon, may nakwento si Jesus, may dalawang lalaki na may malaking pagkakauntang. Kita niyo ha, mga kapatid, si Kristo pag nag-illustrate, utang din ang ginagamit. Kaya huwag niyo sasabihin si brother, si Pastor James, lagi ng utang ang kanyang illustration, napapatama ata sa amin. Maganda lang kasing illustration yung utang. Tanyo si Kristo, utang din ang ginamit. Sabi niya, Simon, may dalawang lalaki na may utang. Ang isa, nagkakahalaga ng 500 denaryo, isa naman, 50 denaryo. Pero pareha sa kanila, hindi makabayad ng utang. Pero pareha silang pinatawad sa kanilang utang. Ngayon, Simon, sino kaya sila ang magmamahal ng mas malaki? Ay di yun pong mas malaki ang pagkakautang. Tama ka. Sapagkat ang malaki ang pinatawad, mas malaki din ang igagawad na pagmamahal. Mga kapatid, tayong lahat, malaki ang pinagtawad sa atin. Kasi malaki ang pagkakautang natin. Amen. Paano mo naman nasabi, Pastor James, na malaki ang pagkakautang ko? Kapatid, subukan mong bayadan yung utang mo. Kung mababayadan mo yan, sige, pwede na sabihin hindi malaki. Pero hindi mo kayang bayadan ang pagkakautang mo.
Kailangan pa si Kristo ang magbayad ng pagkakautang mo. Hindi ba't malaki yan? Malaki yan. Kaya pinatawad ka din ng malaki. Sabi ngayon ni Kristo doon sa kay Simon. Alam mo, Simon? Ako nung dumating dito, hindi mo man lang ako nilagyan ng binigyan ng tubig para hugasan ang aking paa. Pero itong babaeng ito, simula na pumasok, walang tigil na sa paghuhugas ng aking paa sa pamamagitan ng kanyang luha at pagtutuyo ng kanyang mga buhok. Pumasok ako dito, Simon, hindi mo man ako hinalkan, pero itong babae ito, walang tigil sa paghalik sa aking paa. Pumasok ako dito, Simon, hindi mo man lamang nilagyan ng pumada ang aking buhok ng langis. Hindi mo man lang inanoy, pero itong babae ito, binuhusan ng mamahaling pabango ang aking paa. Kaya tunay na sinasabi ko sa iyo, itong babae ito ay nagpapakita ng kalaking pagmamahal sapagkat ang pinatawad sa kanya maraming kasalanan, ang pinatawad ng malaki, magmamahal ng mas malaki. Amen! Amen! Kaya alam mo mga kapatid, hindi mo kailangan kaladkarin ang tao para mahalin ng Diyos. Hindi mo kailangan pupuin, mahalin mo ang Diyos, mahalin mo ang Diyos, mahalin mo ang Diyos. Ituro mo lamang, ipaunawa mo lamang ang pagmamahal ng Diyos sa kanila, mamahalin nila ang Diyos. Amen. Kaya we don't preach, love God, love God, love God. We preach the love of God. God loves you, God loves you, God loves you. We don't preach what you can do for Jesus, but what Jesus did for you. Because that will bring forth fruits. We don't preach works. We preach finished works of Jesus. Amen. In result, mga kapatid, ano ang resulta ng pag-preach ng gospel of grace? Ano result nito? Kahit umuulan, mag-church ka. Ano mga kapatid? Kahit wala kang pera, magbibigay ka. Kahit pagod ka, maglilingkod ka ng masaya. Walang iniintay na kapalit dahil alam mo, sobra-sobra ang pagmamahal sa iyo ng Diyos. Sobra-sobra ang biyaya sa iyo ng Diyos. Walang kondisyon, walang limit, walang imposible. Because grace is greater than your needs, your insufficiency, your sin, sakit at karamdaman, kamalian, kahinaan, at maging sa kautusan o ang law. Kaya sabi nila, bakit wala kayong application? Mga kapatid, we do not teach application. It will come out. Pag malusog ang puno, mamumunga. Amen. When you know how much God has forgiven you, you will love Him more. Ngayon mga kapatid, judge for yourself. After knowing and hearing what God has done for you, how much God loves you, will you rebel? Will you hate Him? Will you sin more? On the contrary, you will love Him more. Amen. In summary, wala po ang conclusion. In summary, ulit na. Grace accomplished more. Those who have less gives all the more. Those who are tired serve all the more. And when it's raining, people go to church. When they have problem, they give thanks to God. Grace bear fruits. Law demand works. Ano mas madali? Bearing fruit or forcing output? Because it is natural, di ba? If you want to live yourself in a victorious Christian life, if you want to be successful, at peace, rested, ito mga kapatid, train yourself to receive grace from God. Excel in receiving grace. How? By growing in the grace and knowledge of our Lord Jesus. Then mga kapatid, I was watching a team, basketball sa araw. Amis-amis ako sa mga magagaling mag-basketball. Dahil sa kanilang kagalingan, sila yumaman. They excel in one thing. Nanood ako ng karera, Formula 1 kahapon. Tuntua ako doon sa magaling. And he's receiving million of dollars sa bayad sa kanya because he is excelling. Sabi ko, Lord, I also want to excel.
In the past, nung kami, ang aming pag-iisip pa is mixture or no. Ito ang sasabihin ko, Lord, I want to excel in preaching. I want to excel in pastoring. Yun ang sasabihin ko. Pero pinakita sa akin lahat ni Lord, excel in knowing and understanding the grace of God. Excel in expecting from God. Excel in receiving from God. Because if you excel in receiving, you will excel in everything. Amen. Hallelujah.